Ayon sa mga tala ng kasaysayan, ang debosyon sa Mahal na Birheng Maria, Nuestra Señora de la Merced, ay nagmula sa bansang Espanya kung saan maraming Kristiyano ang dinakip, pinag-uusig at ginawang alipin ng mga Moro. Maraming tapat na binyagan ang nabilanggo dahil sa hindi nila pagsuko sa kanilang pananampalataya. Dahil sa patuloy na pagdalangin at paghingi ng awa, noong ikadalawa ng Agosto 1218, nagpakita sa isang mahimalang aparisyon ang mahal na ina ng Diyos kay Pedro Nolasco, Raimundo de Peñafort, isang paring Dominikano, at kay Haring Jaime Ikaisa ng Aragon. Ang aparisyong ito ay naganap mula hating gabi ng ikaisa hanggang madaling araw ng ikadalawa ng Agosto sa magkakasunod na pagkakataon. Dito ay tinagubilin ng mahal na ina ang kanyang eskapularyo na naging instrumento sa pagpapalaya sa mga Kristiyanong bihag ng mga Moro. Si Pedro Nolasco, sa pakikipagtulungan ni Haring Jaime at Raimundo de Peñafort, ang nagtatag ng Orden ng Nuestra Señora de la Merced o Mercedarian Order, na ang pangunahing misyon ay tubusin ang mga Kristiyanong bihag. Ang Orden ay tinatag noong 10 ng Agosto 1218 at pinagtibay ni Papa Gregorio IX. Siya rin ang nagpalabas ng kautusan na nagtatalaga sa 24 ng Setyembre ng bawat taon bilang kapistahan ng Mahal na Birheng Maria sa ilalim ng titulong Nuestra Señora de la Merced. Ito ay pinalaganap sa buong Santa Iglesia ni Papa Inocencio XII. Sa ating kapanahunan, idinagdag ni Papa Francisco sa Litanya ng Loreto ang imbokasyon sa Birheng Maria bilang Ina ng Awa, Mater Misericordiae. Likas sa ating mga Pilipino ang pagiging relihiyoso. Sa kabuuan, tinatayang 85% ng populasyon sa ating bansa ay mga Katoliko. Nagsimula ito nang dumating ang mga Kastila sa ating bansa at ipinakilala ang Kristyanismo 500 taon na ang nakalilipas. Taong 1575, nang itatag ang parokya ni San Andres Apostol sa bayan ng Candapa. Isa ito sa pinakamatandang simbahan sa Pampanga at isa sa mga sinaunang sibilisasyon sa Luzon. Ang bayang ito ay mabiyaya sa likas na yaman na pinatutunayan ng pagkakaroon ng masasaganang ani ng mga pananim at isda na matatagpuan hanggang sa ngayon sa Pinac de Candaba o Candabaswa, na kilala rin bilang kandungan ng mga migratory birds. Noong taong 1764, sa kautosan ng Gobernador General Simon de Anda y Salazar, ipinalipat ang ilang pamilyang Tagalog sa bayan ng Candaba upang gumawa ng isang pamayanan na layunin ay pagtatanim ng tubo sa malawak na kapatagang bahagi ng Pinac de Candaba. Ito ay upang madagdagan ang produksyon sa paggawa ng asukal para sa mga Kastilyano. Nabuhay ang pamilyang Tagalog sa bahaging ito ng Candaba. Ang kapatagang ito ay napaliligiran ng mga ilog na nag-uugnay sa Rio Grande de Pampanga, palabas ng dagat ng Maynila, at sa mga lalawigan ng Bulacan at Nueva Ecija. Ang lugar na ito ay tinawag ding Hacienda de Bahay Pari. Pinaniniwala ang dito ay nagtayo ng bahay bakasyunan ang mga prailing Agustin. Ang lugar ay kilala bilang isang payapang komunidad at sagana sa likas na yaman. Hindi naglaon, ang lugar na ito ay tinawag na Bahay Pari. Hindi tiyak at walang nakatala sa kasaysayan kung kailan, saan nanggaling o sino ang mga nagdala sa imahen ng Nuestra Señora de la Merced. Ipinalalagay na ito ay dinala ng mga prailing Agustino na nagtayo ng bahay bakasyunan sa bahay pari. Mula naman sa ibang impormasyon, ang imahen ay dala ng mga Hospitaller Brothers of St. John
na nagpamay-ari noon ng Hacienda de Bahay-Bahay. Ang imahe po ng ating Nuestro Señor de la Merced ay napaka-espesyal po. Hindi lang po dito sa Bahay-Pare, sa aming lugar dito sa Candaba, kundi maging sa buong Pilipinas po. Ito po ang itinuturing na pinakamatanda at orihinal na imahe ng Nuestra Señora de la Merced dito sa Pilipinas. Ito po ay sinasabing dinala ng sa lugar na ito, dito sa Candaba, ng mga paring Agustino o kaya ng mga hospitaler ng San Juan de Dios, mga pari ng San Juan de Dios. Ito po ay natatangi dahil ito ay may hawak na espada. Kung titingnan po natin sa lahat ng mga imahe po ng Nuestra Señora de la Merced, ito lang po ang imahe ng Bahay Pare ang may hawak na espada. Ito po yung naging palaisipan sa maraming tao. Bakit isang espada ang hawak ng mahal na Nuestra? Kung titingnan po natin biblically, ang espada po ay may malaking simbolismo sa ating pananampalataya. Ang espada ay hawak-hawak po. Ang nag-aapoy na espada ay hawak-hawak po para pagbantay sa mga pumapasok sa paraiso ng Eden. Ganun din po, historically, traditionally po, makikita po natin na ang espada ay mayroong malaking pakahulugan noong panahon ng mga hari at reyna sa Espanya at sa Europa. Sinasabi pong kapag ang reyna ang may hawak ng espada sa isang paglilitis, kapag ibinaba nito ang kanyang espada, ito po ay nangangahulugang muerto o kamatayan. Ngunit kapag ito ay itinaas, ito ay nangangahulugan ng merced o ng awa. At maililigtas ang mismong nasa bingit ng kamatayan. Siguro po ito po ang napakagandang pakahulugan ng espada ng Nuestra Señora de la Merced na natatangi po dito sa Bahay Pare, dito sa Candaba, na kung saan ang mahal na birhen na may hawak na espada ay nangangahulugan ng kanyang awa. Kinakatawan po nito ang mismong awa at habag na daladala at hatid sa atin ng mahal na ina ng awa, Mater Misericordia. Kaya nga po, ang lahat ng dumudulog sa Panginoon sa pamamagitan ng panalangin ng ating mahal na ina, ng awa, Nuestra Señora de la Merced, ay sinasabing nakakatanggap ng sari-saring mukha ng awa at biyaya ng Diyos para sa kanila. Naging marugdob ang debosyon ng mga tao sa Nuestra Señora de la Merced dahil sa paniniwala na sa kanyang makainang pamamagitan ay naipagsasanggalang sila sa mga kapahamakan, kalamidad at sakuna. Nagbibigay ng masaganang ani sa mga bukirin at maraming isda sa kapinakan na nagtataguyod sa kanila sa pang-araw-araw nila pamumuhay. Nang sumiklab ang rebolusyon ng mga Pilipino laban sa mga Kastila, nagbunga ito ng kalayaan para sa mga Pilipino. Dahilan upang lisanin ng mga prayling Kastila ang mga simbahan, kabilang ang kanilang bahay bakasyonan sa Bahay Pare. Mula noon ay napasa ang mga sakramental na pangangailangan ng lugar sa parokya ng San Agustin sa Baliwag, Bulacan. Nagkaroon ng paglawak sa nasasakupan ng parokya ng Baliwag at nahirapan ang mga paring nakadistino rito. Kaya naman, noong 1937 ay hiniling ng kura paroko ng Baliwag na si Reverendo Padre Ruperto Roray sa Arsobispo ng Baylila, lubhang kagalang-galang Miguel O. Duherty, na gawing parokya ang dating kapilya sa bahay bakasyonan ng mga prayer. Ang parokya de Nuestra Señora de la Merced ay formal na naitatag noong 26 ng Abril, 1937. Mula noon ay mas lalong tumibay ang buhay pananampalataya ng mga taga-bahay pare at napaigting
ang pamimintuho sa patrona, Nuestra Señora de la Merced, ang kanilang tinatawag na Apong de la Merced, ang kanilang Nuestra. Taong 2002, nang makarating ang puting eskapularyo sa Pilipinas, matapos itong matagpuan ng mga deboto sa St. Patrick's Cathedral sa New York at pakikipag-ugnayan sa mga Mercedarian Fathers sa Amerika at Roma. Ang puting eskapularyo ng Nuestra Señora de la Merced ay isa sa mga kauna-unahang eskapularyo ng Birheng Maria na kinilala ng Simbahang Katolika. Noong 2003, sa pagdiriwang ng 785 taong anibersaryo ng aparisyon ng Nuestra Señora de la Merced, ay pormal na inilunsad ang puting eskapularyo sa Pilipinas sa parokya ng Nuestra Señora de la Merced sa Bahay Pare, Candaba, Pampanga. At mula noon ay pinagdiwang na taon-taon tuwing 2 Agosto ang kapistahan ng anibersaryo ng aparisyon. Ang eskapularyo ang naging daan sa tulong ng media upang magkaroon ng ugnayan ang mga lugar na namimintuho sa Nuestra Señora de la Merced na nagbigkis sa mga deboto mula sa iba't ibang panig ng Pilipinas. Nagkaroon din ng magandang ugnayan sa mga Madreng Mercedarians na narito sa Pilipinas. Ang mga Mercedarian Missionaries of Belize, Mercedarians de la Caridad, at Mercedarian Sisters of Barcelona. At sa mga paring Mercedarians sa Amerika, sa mga pari at sa Master General sa Mercedarian Generalate sa Roma. Kaya naman noong unang Sabado ng taong 2007, sinalubong ng mga parokyano kasama ang Obispo Pablo David ang mga first-class relics ng mga santo ng Orden, San Pedro Nolasco, San Serapion, at San Ramon Nonato mula sa Master General ng Orden sa Roma, Reverendo Padre Giovannino Tolu. Dahil sa marubdob na debosyon sa mahal na Nuestra, ay pinagsusumikapan ng kanyang mga deboto na tularan ang pagtalima ni San Pedro Nolasco sa kanyang atas na palayain ang mga bihag. Sapagkat sa panahong ito ay marami ring inaalipin ng modernong anyo ng pagkabihag, tulad ng paggalulong sa bisyo, pagkaratay sa sakit, pagkahulog sa tukso at kasalanan. Kaya naman, naitatag ang Cruzada de la Merced para sa mga bilanggo, may sakit, at mga matatanda. Ang Nuestra Señora de la Merced, Ina ng Awa, ay ang pintakasirin ng mga nasa bilangguan. Kaya isa sa naging apostolado ng aming parokya ay ang pagtatatag ng Cruzada de la Merced para sa mga bilanggo. Ito ay sinimulan noong August 2, 2004 kaalinsabay ng pagbubukas ng Mercedarian Festival. Ang Mercedarian Festival ay sinisimulan tuwing 2 Agosto ang anibersaryo ng aparisyon ng Nuestra at ito ay natatapos sa kanyang kapistahan tuwing 24 ng Setyembre. Sa panahon ng Mercedarian Festival, ito ay panahon ng pananalangin kung saan ang pilgrim image ng Nuestra ay dumadalaw sa mga barangay at sitio ng parokya. Sa panahong ito, nagkakaroon ng mga misa, katesismo, pagdalaw sa mga may sakit, at ang tuloy-tuloy na pagdarasal ng Santo Rosario na pangunahing atikain ay ipagdasal ang mga bilanggo at ang mga inaaliping Kristiyano sa buong mundo. Kaalinsabay ng pagdiriwang ng festival, ang mga tao ay nag-aalay sa Nuestra ng mga bagay na pwedeng magamit ng mga nasa bilangguan.
iniipon to sa parokya. Kaya pagkatapos ng kapistahan, may mga miyembro ng kofradiya na naghahatid ng mga lamak o ng mga binigay ng mga parokyanos sa National Bilibid Prison. At mula noong 2004, ang mga binigay ng mga tao ay pinahintulutang dalhin sa maximum compound ng National Bilibid Prison sa Muntinlupa. At nagkataon na ang patrona ng National Bilibid Compound ay ang Ina ng Awa. Isa sa naging bunga ng apostoladong ito ay ang pagkakatatag ng Hijos de Nuestra Señora de la Merced sa loob mismo ng bilangguan, kung saan ang mga miyembro ay nagkakaroon ng lingguhang pagdarasal ng nobena at sila rin ang nangangalaga sa mga may sakit at matatanda sa loob mismo ng maximum compound. Kaya sa kanilang kahilingan at sa kapahintulutan ng administrasyon ng National Bilibid Prison ay nakadalaw ang pilgrim image ng Nuestra sa loob mismo ng compound noong 2008. Ang parokya din ng Nuestra ang nagpasimula at naging ehemplo ng Sagip Barrio Adapt a Barangay Project noong panahon ng lahar at pagputok ng bulkang Pinatubo. Dahil na rin sa patuloy na pagdarasal ng mga parokyano tuwing Sabado para sa bokasyon sa pagpapari at pagmamadre sa tulong ng Nuestra Señora de la Merced, ay may mga anak ng parokya ang nabuksan ang kanilang bokasyon at tumugon sa buhay relihiyoso. Ako ay anak ng parokya ng Nuestra Señora de la Merced diyan sa Bahipare, Candaba, Pampanga. At buong puso kong ipinagmamalaki na ang aking paglilingkod bilang isang pari ay bunga ng debosyon sa ating mahal na ina, ang Nuestra Señora de la Merced. Ang pagpapari ay malaking katanungan sa aking kaisipan. Subalit, noong ako ay nagsimulang sumama at naging parte sa paglilingkod sa parokya, doon ko natunghayan sa tulong ng panalangin ng mahal na ina na labis-labis na pagpapala ng Diyos sa akin at sa aking pamilya. Nagsimula ako bilang isang kasama at kasapi ng mga kabataang naglilingkod sa parokya. Nagsimula sa pag-iindak, kasama sa pagsasayaw, at higit sa lahat ang pagsisigaw ng Viva Nuestra! Viva Nuestra! At ito ang nagpakilala sa akin kung papaanong ako rin bilang isang anak ni Maria ay maaaring makapaglingkod sa Diyos, sa kanyang simbahan. At narito ang bunga ng panalangin ng mahal na ina, ang paglilingkod bilang isang pari ng Diyos sa kanyang sambayanan. Sa pagnanais ng mga deboto na ipakilala at ibahagi ang debosyon sa mahal na ina, Nuestra Señora de la Merced, hindi lamang sa Pilipinas, kundi maging sa ibang bansa, ay dumalaw ang pilgrim image ng mahal na Nuestra upang maranasan rin nila ang biyayang tinatamasa ng mga deboto. Dahil sa hindi masukat na biyaya at awa ng Panginoon na nararanasan sa pamamagitan ng mahal na Nuestra. Mula pa noong panahon ng Kastila hanggang sa kasalukuyan. After 20 years,
pagdarasal ko sa kanya. Biglang dumating na yung unexpected na iniiling ko sa kanya. Biglang dumating na for life ko nang gagamitin sa buong buhay ko yun. Hindi ko na lang i-mention kung ano yun. Lahat na meron ako ngayon, ginabayan ako. Although matagal bago niya ibigay sa akin yun. Kasi alam po, pag binibigyan niya ako ng pagsubok, sobrang masakit sa akin. Nahihirapan ako. Pero nalalampasan ko yun. Yung pagsubok ngayon. Kaya sabi ko na, pag kumiting ako sa iyo, sabi kong ganon. Binibigyan mo naman sa akin, sobrang pagsubok. Pero pag binigay mo na lang, pag binigay mo naman yun, parang wala lang, sabi ko. Yun ang malaking pinagsasalamatan ko sa kanya. Although may pagsubok, pero nalalampasan ko. Magahan ng pagkiramdam, magahan ng buhay, kahit hindi kami mayaman. Yun ang pinagsasalamatan ko sa kanya. Ang Nuestra para sa akin ay ang lahat-lahat kung ano ako ngayon. Mula pagkabata, siya na yung nandyan. At hindi ko inisip na ako ay magiging isang doktor. Kaya, pangarap ko talaga kahit matapos ako ng doktor, ay babalik ako kung saan ako nanggaling. At bili na bili ng aking daddy na ang aking clinic ay ipapangalan ko sa Nuestra. May mga tao ko minsan hindi maintindihan kung bakit ganun ang pagmamahal mo. Pero yun ang naranasan ko, na kailangan kong ipakita, kailangan kong ipahayag, lalo na sa mga kabataan ng parokya, na ito ay nangyari sa iyo, na ang Nuestra ay laging nandyan. Lahat sana hanggang sa wakas ay maialay ko kung ano ang aking ginagawa para sa kanya. Ang Nuestra ay ina katulad ng aking ina. Madaling lapitan, nakikinig lagi, at siguradong hindi kanya pababayaan. Ako naman po yung apo ng Severino Cruz Silvestre at ng Doktora Felina Godoy Silvestre. Nanonoon naman panahon ng mga hapon ay mula po dito sa Baliwag, yung Parmasya Nueva Era yung inilipat, bahagi ng paglikas sa Bahay Pare. At nailitas ng mahal na Birhen din sa kamay ng mga Hapones ang aking lolo, na kung saan ay dapat sana ay sa umagang tapat, kinabukasan ay pupugutan ng ulo. Pero dahil din sa intersasyon ng mahal na Birhen ng de la Merced, ay naitawid sa tiyak na kapahamakan ang aking lolo. Noong 2 ng Agosto, 2018, ay ipinagdiwang ng simbahan sa buong mundo ang 800th taong anibersaryo ng aparisyon ng Nuestra Señora de la Merced sa pakikipag-isa ng ibang deboto at parokya ng Nuestra Señora de la Merced mula sa iba't ibang panig ng Pilipinas, na pagkaisahan na ganapin ang pambansang selebrasyon ng 800th taong anibersaryo ng aparisyon sa parokya ng Bahay Pare. Isang pagdiriwang ng pasasalamat na tumata sa mga deboto na nagmamahal sa Nuestra Señora de la Merced. Ito ang parokya ng Nuestra Señora de la Merced, tahanan ng pinakamatanda at pinakamamahal na imahe ng Nuestra Señora de la Merced sa Pilipinas. Ibinabahagi po namin sa inyo ang biyaya at awa ng Panginoon sa pamamagitan ng mahal na ina, Nuestra Señora de la Merced. Sa iyong mata, inang lingap at sa iyong pag-